At siyempre po, technical director po natin, Mr. Rolly Bumatayo. Rolly Pogi Bumatayo. Wala tayong magagawa niyan. Mas magandang lalaki sa isang tulog. Alright, alas 8:04 ang oras po natin. Tonight, mga kaibigan, we address the problems of the agricultural sector. Alam ninyo, mga kaibigan, nung inumpisa ni Presidente Duterte ang maghanap ng katulong po niya sa agrikultura, nakuha po niya si Governor Piñol. At ito po ay isang magsasaka. And I wish him the best. At nababasa ko po na gusto nila talagang pagandahin ang agrikultura dito po sa ating bansa. Tulungan po ang ating mga magsasaka. Bueno, mga kaibigan, ang Buklod Bayan Program ay hindi po nagpapahuli sapagkat matagal na ho natin tinutulungan ang ating mga magsasaka. Katunayan po, nakapaglibot na itong makakakwentuhan ho natin sa ating programa kung saan saan lupalot na ho nagpupunta ito, Hong Kong, saan pa? Mindanao, sir. Ha? Mindanao. Mindanao, Hong Kong, Mindanao, Ongpin. Mga kaibigan, ito po ang topic po natin ngayon for tonight will be the agricultural sector and specifically, ano po ang pwedeng bumuhay sa ating mga lupaing, yung mga sakahan po natin. And to help us introduce and explain the mechanics of how to help our farmers gain more harvest. Eto na po mga kaibigan. Eto kahawig ni Ann Cortez ito eh. Kung nakatalikod, Angel Locsin. Alright, kidding aside, mga kaibigan, we miss very much ang ating kaibigan si Susan. Ayan, Susan, magandang gabi. Alright, good evening. Good evening, Sir Ben, at kay Madam. Siyempre po, good evening din sa lahat ng mga listener ng Buklod Bayan Program dito sa DCRB, Radyo ng Bayan. So, Luzon, Visayas, Mindanao po, binabati ko kayo ng magandang gabi sa lahat po ng mga kababayang magsasaka at pati hindi po mga magsasaka. Alright, okay, mga kaibigan. Yan, nabanggit ko na po, mga magsasaka, ang tutukuyan ho natin. Yes, ngayon, po, Sir Ben. Okay. Ang problema ng mga magsasaka at paraan para mapaganda at mapadami ang kanilang ani. Pero bago niyan, Susan, siyempre, kwentuhan mo naman kami. Tagal-tagal na natin hindi nakita eh. Oo nga po. Ako, namimiss na nabignan ko kami sa iyo eh. Ayan, Susan. So, where have you been? recently po, iikot ko lang po ng South Cotabato at General Santos, Sir Ben. So, nandun po tayo para personally ma-witness yung sinasabi nilang pagbabago ng kanilang mga pangkabuhayan, particular yung mga magsasaka po na tinutukan namin last year. I'm pretty sure you went to the farm of Romero. Yes, exactly po. Ni Sir Bong, ni Lebelo Scobro at mga iba pang mga users po dun. So almost mga 20 to 50 hectare po ang naikot namin na iba't ibang may-ari. So how is the improvement? How is the development? So far, sir, yun nga po, nakakatuwa dahil dati naman problema talaga nila, lalo na nung nagka-El Nino po. At ngayon, nagkaroon silang mga, nakasurvive sila sa paggamit ng King Yomas Plus na produkto namin. So, ang nakakatuwa po dun dahil, kumbaga, hindi ko nga rin maisip, sir, kasi yung pasasalamat na even hindi po ako magsasaka, hindi ako totally pumunta sa kanila personal na para mag-introduce. Pero sobrang pasasalamat po dahil dumating sa kanila yung produkto na ino-offer namin. Nako, alright. Mga kaibigan, ang pag-usapan po natin ngayon, ito po yung isang uri ng conditioner ng lupa. Yes, nako, ah, kung meron po kayong conditioner sa buhok, conditioner sa balat, pampaputi. Mga kaibigan, meron din po tayong conditioner sa lupa. At ito po, kung tawagin, King Humus Plus. Ngayon, sa mga hindi pa po nakakarinig at hindi pa alam kung ano po itong King Humus, umpisa nun natin sa simula, Susan. Apo, sir. So, para po dun sa mga bago pa lang na nakikinig sa aming presentation, yung product po na ipipresent namin dito is
pinag-uusapan para talaga po ito sa agriculture. Mm-hmm. Pero organic po ito. So, hindi naman po tayo, Sir Ben, nagdadala ng fertilizer or synthetic fertilizer. Organic po kasi, organic farming po kasi yung aming advocacy, which is gusto namin suportahan ang government doon sa Republic Act 10068, yung Go Organic Philippines. Mm-hmm. Naniniwala po kami hindi ito basta-basta maa-achieve natin kung hindi natin pagtutulungan. So, ngayon, private company po kami na tumutulong at sumusuporta. Yung produkto po namin is, ayun nga po, nabanggit natin kanina, ito po ay soil conditioner and plant growth stimulant. Ang pangalan nun niya, King Humus Plus. Yes po, King Humus Plus. So, hindi po ito fertilizer, which is paglupa talaga po yung pinakaano natin. Dahil ito po yung isang klase ng humet na dumiminap po siya sa ilalim ng lupa para... Ayun po, yung ginukuha natin na yung brown coal o yung lignite na tinatawag dahil yun, nandun po yung deposito ng pinakamataas na humic acid. Alright. Saan po nanggagaling? Mga kaibigan, maganda na malaman po ninyo saan nanggagaling itong kulay pula na lupa. Ano? Opo, opo. Ayan. Yan yung brown coal. Yan, yung brownish ang kulay po niyan. Alam niyo yung mga nabubulok na mga bagay-bagay. Yung mga pati, yung mga leaves. Yes po, lahat po. Mapasura mo natin. Natutunaw, nabubulo ko yun. Yes, at pumapailalim sa lupa. Okay. So, dito sa level ng lupa, meron pong mga kategoriyan yan. Opo, opo. At kung pupunta ako sa pangatlong level ng lupa, makikita na po ninyo, may kulay brownish po doon. Okay. Ito po yun ang galing na po sa mga nabubulok na bagay-bagay na nasa ibabaw. At ang tawag po noon, eh yun na yun. Yes po, brown coal, lignite, yan po diba? Yun. So, organic po ito mga kaibigan, organic po ito. 100% sure din, organic, although pinagmamalaki namin dahil certified po tayo ng body. So, we're certified already ng OCCP. Safe po yung produkto natin, proven and tested talaga po ito. So, far sure din, tatlong taon na po namin itong i-minamarket o dinadala sa mga farmer. Kaya po, sa ngayon po, sabi ko nga, hindi na ako naamin sa mga result. Kasi may gusto na ako ma-achieve na mas mataas pa doon. Mm-hmm. So, yun po, ang pinaka-ano ng ating... Ang produkto naman natin, Sherben, na King Humus Plus, although brand name po kasi yung King Humus Plus, yung humit po ng Rising New Era International Incorporated, ito po ay... para sa lahat pang crops. Wala po itong pinapaligtas. Mm-hmm. Meaning, in-address natin yung soil, malaking tulong din po ito sa mga crops na ating mga pananim. Alam po ng ating mga magsasaka, ng ating po mga sakahan, yung mga lupain, ay kulang na po sa yield. Yes, Sir Ben. Ang harvest. Ano po? Okay. Bakit? Ayun. Sapagkat, binusog ng ating pong mga, hindi ko alam, mga buwitre ito eh, sa agrikultura eh. Gusto nilang kumita, magbenta o sila ng kung ano-anong chemical fertilizer. Yes po. Sa unang buga, okay naman, ano po. Pero hindi alam ng ating mga magsasaka. Pero alam nila ngayon na yung lupa po nila nagiging tigang, nagiging acidic. So that in the end, in the final analysis po, na nasisira po yung lupa mo natin. Opo, Sir Ben. Diba? Actually, Sir Ben, kaya po nagkaroon kami ng produkto dahil si study na rin po ng mga nakikita natin na napakababa na po ng mga ani ng mga magsasaka. Sad to say, karamihan hindi nila alam kung bakit. Mm-hmm. So, kung babalikan po natin, tayo kasi mga tao nilikha ng Diyos para alagaan yung lupa. Hindi yung para tayo minsan kasi ang kailangan natin, yung makita natin, ano ba talaga yung pinakapangunahing problema ng mga magsasaka. Which is matagal na po ito, Sir Ben, hindi lang masyadong na-address ito. Sa Pilipinas nga, sad to say na kung sino pa yung magsasaka, sila pa yung pinakamahirap eh. Or minsan mababa pa yung tingin. Madalas ko ang sabihin nun dito kung sino pa yung magsasaka. Kung kailan katatapos po ang kanyang ani. Ano, naka-harvest na siya, meron na siyang ano, dapat may kita na ito at may bigas na. Ay hindi ho, yung magsasaka po, pagkaani, siya ay unang bibili ng bigas sa kalimbi. Bakit? Na isang la na ho yung yield po niya, na isang la po niya yung kanyang inani. Sapagkat napakamahal
ang cost of production. Yes, po, sir. Yeah. So, isa po yun sa mga pangunahing problema sa sasakahan, napakamahal ng cost ng mga pangangailangan nila para makapagtanim. Pangalawa po, minsan yun po, ina-address talaga namin ito madalas, lalo sa mga seminars namin. Kailangan talaga po ma-educate natin or maintindihan na ang solusyon sa problema ng lupa is lupa pa rin po. Isaayos natin yung lupa. Kaya naman po gumaganda dati yung mga yung yield, nag-double-double, triple pa nga po nung ginamita ng mga booster ng halaman kasi present pa po yung buhay ng lupa natin noon. Kumbaga yung humus nasa ibabaw, yung topsoil nandyan pa rin po. Pero sad to say, hindi na po ngayon nangyayari yun. Wala na. Wala na yung survey. Kasi po, matigas na yung lupa, depleted na yung lupa, and everybody know, acidic po yung lupa ng Pilipinas. Hanggang sa mga sandaling ito, mga kaibigan. Therefore, kinakailangan na dito, i-condition natin muli. Yes po. Si Sorban, si study po ng kahit po yung mga organic practitioner, kaya po sila nagkaroon ng mga magagandang study ngayon. Gumagawa po sila ng mga alternative, lalo na yung mga vermicast, vermicompost, vermicelli, yan po yung mga ginagawa nila ngayon para ma-resolve po yung problema ito. Kasi ang totoo po, maraming problema sila. Piste, problema nila yan. Mababang yield, problema ng mga magsasakayan. So, ang lagi nga namin tinatanong, what if nagsawa na talaga yung magsasaka sa problema ngayon at bininta na lang lahat ng lupa sa mga developer? Malapit na, malapit na. Malapit na sakahan. 100 milyong populasyon na po tayo. So, correct. Parang ang dating nito, sino pang magpapahalaga sa mga sakahan o sa agriculture ngayon? Alam niyo mga kaibigan, pinag-aaralan talaga ni Secretary Pinyol ngayon yes, kung po. Ano yung mag-isa. At meron na po mga nagsasabi, nako, ilibre na po yung patubig. Opo, opo. Yung mga ganun na. Nako, itigil na po yung chemical fertilizer. Uy, magandang pangitain, Sir Ben. Nabasa ko nga last time yung message po ni Sir Manny Panyol. Yan nga po. Gusto niyang diinan or bigyan diin yung mga yung kahalagahan ng agrikultura natin. Which is kami po matagal na namin pinapangarap din po yan na makita talaga ng gobyerno yan. So, kasi wala naman pong iba tayong makakatulong kundi sila eh. Kasi nasa kanila yung pundo para bigyan ng tamang or bigyan ng atensyon ng agrikultura natin. Kasi napakahalaga po ng agrikultura, lalo sa ating bansa. Alright. Yung mga magsasaka po natin, saan man po kayo naroon at nararating ng ating Buklod Bayan Program dito po sa Radyo ng Bayan, huwag po kayong mahiya na tumawag at magtanong kung meron po kayong gusto malaman tungkol sa King Humus Plus na gawa po ng Rising Yowera International. Yan. Ang telepono po namin dito, 924-2620. 924-2620. At kung gusto po ninyo na tumawag, makausap si Susan, even off the air, yes, o kaya yung representative po natin ng Bukol Bayan, eto po yung mga numbers po na dapat po ninyong tawagan. Okay, yung po. Number mo. Oh, sige, sir. So, pwede po sila tumawag sa blog ko. Ang ngayon po, paalala lang po, on board pa po tayo. So, mamaya na lang po. Mamaya. So, kasi mamaya last time, ang dami na po tumawag. Pero yung landline, pwede na ho kayong tumawag. Okay, yung landline. 924-2620. Magtanong ho kayo kay Susan. Yes po. So, tawagan po nila ako sa cellphone number ko, 0927-424-6540. 0927-424-6540. Yan po yung Globe user ko, yung pwede nyo pong tawagan dyan. Or yung smart number ko po, 0999-357-7706. Yan po yung aking smart number. Muli. 0999-357-7706. Okay. So, kung gusto po nyo dito sa Radyo ng Bayan, yung ating number opo, dito. Opo. Kasi available po yung produkto natin. Kapag tawagan po nila yung ating... Eto, pwede kayo tumawag din po dito. 0915-768-4646. Ulitin ko po. 0915-768-4646. Mantik ko nang hindi mag-memorize yan. Magagalitan na naman ako nito. Actually, advice ko po dun sa mga dati po nating mga tumatawag. So, direct po kayo dito sa ano tumawag. Sa binanggit na Sir Ben. Kasi sometimes, minsan po out of town talaga ako. Hindi ko talaga lahat po ma-assess. Ayaw so, kung kailangan lang naman po nila ng produkto,
Direct na po sila dun sa number ng ano natin dito sa Buklod Bayan. Kasi po, hindi ko rin po sila mapapadeliveran pag mag-request sila sa akin ng delivery. So, marami po kasi Sir Ben tayo mga gano'n. Kaya lang po, yun nga po. Kaya ko pong sagutin kung i-address kung ano po yung mga concern nila. Pero dito, pwede po nila mabili yung produkto. Available po ito. Okay, at sure. Mamaya po may good news ako at may announcement po ako para sa mga talaga! Mukhang ano na, mukhang masisiyahan ako dito. Surprise daw, sir. Surprise, surprise. Oh, alright, anyway po, mga kaibigan, sa ating po mga magsasaka at yung mga gustong magnegosyo, ano ho? Opo. Ito ha, very, very practical po ito, mga kaibigan. Na nakapagpundar na po tayo ng isang sakahan na makakapagbigay po sa atin ng masaganang ani. Yes, no? Sir. Yes. So, we are now referring to your own plantation, yung sakahan po ninyo. Gumamit po kayo ng King Humus Plus. Yung yield po ninyo, no, sa mga 30 ka ba, isang hektarya, ay ngayon po eh, almost double the, you know, almost double. 10 to 20% sure ben sa mga first timer yung increase ng yield. Okay, nila. See? 20 to 30%. Yes, po. Eh, yung pangalawa na. Mas mataas yun, sir. Mas mataas. So, mga kaibigan, kung paano ninyo lalong mapataas yan, tawagan po ninyo kami dito. Okay. 0915-768-4646. So, ulitin ko lamang po. Now, dito po sa harvest po ninyo, nandiyan na po yung King Humus Plus. Kikita ko kayo. De, kumita na kayo, nadagdagan po ng harvest po ninyo. Okay. Pero, kung ikaw ay nauna na nakipag negosyo dito sa amin, ano, dito sa Rising Uera International, ba meron kang mga ano, meron kang mga incentives na matatanggap po at malaki. Lalong-lalo na kung ikaw ay exclusive distributor sa inyong lugar. Yes. Susan, tell them. Yes po, sir. So, yan po. Ang goals kasi natin, Sir Ben, hindi lang yung kumita sila sa sakahan nila, kundi makatulong talaga sa mga kapwa natin magsasaka. Pero, ano naman yung ano naman magiging benefits natin kung wala tayong pagkakakitaan? Tama po ba? Correct, correct. Kasi marami pong trader na kahit anong ganda ng produkto, pag nagbenta si farmer o nagkwento si farmer na ito yung gamit ko, bla bla bla, pag bumili yung nakwentuhan, parang wala lang po, wala silang bayad. Ito pa yung kaibahan sa Rising Uera International Survey dahil meron po tayong programa talaga dyan. Programa paon na rin yung mga sakahan at programa paon na rin ang buhay o ang kabuhayan ng magsasaka. Ayan. Doble ho ito. Double barrel, sabi nga ni Bato. Double barrel, pero hindi ito. Hindi sa droga. Double barrel. Opo. So, yan po. So, yung ano po natin tawag dito, yung King Humus Plus po natin, ang suggested na or minimum na pwedeng magamit serving sa sakahan per hectare is nagtututal ng mga 6 or 8 hanggang 10 sa isang hektarya po yun. Mm-hmm. Pero kapag gumamit po sila ng produkto namin, i-assess namin sila. Meron po kaming mga guide sa mga namalalayo, sa mga provinces, may mga CD tayo, mga kumpletong guide para magamit po nila. Kasi wala naman sila, sure, binabaguhin sa pagsasaka nila eh, sa pamamaraan nila eh. So, para magdadagdag lang sila. Magdadagdag lang? Nanggamit? Yes po, nanggamit. Magbabawa sila ng cost. Kasi po, kung gagamit sila ng produkto namin, kung ilan yung existing nilang ginagamit, magbabawas po sila 20 up to 50% sa present nilang ginagamit ng mga granules or abono. So, kunwari, gumagamit sila per hectare ng 10, we're suggesting talaga na magbawas po sila at least 50%. 50% of 10. Yes, sir, Ben. And then, ang magagamit na may mga ratio naman po tayong binigay at may mga nakaready tayong anong na protocols na yun po yung gagamitin nila. So, yung King Humus Plus, sabihin na natin, isang hektarya, 6 ang nagamit nila. Ang price po ng per sachet nito is 600 pesos. Mm-hmm. So, yung isang pakete po nito is cover niya kalahating hektarya na po. So, yung isang sachet? Opo, Sir Ben. So, 100 grams yun, pang kalahating hektarya na yun. Or kung gagamitin nila, i-dilute nila sa 200 liters na water, yun po, talagang pang 200 liters yun. Mm-hmm. Eh, kung gusto nilang mas magaan ang trabaho, yung bawat sprayer, Sir Ben, 16 liters po yun, dalawang spoon lang yun ng King Humus Plus. Oh, yun na yung i-spray po nila. So, babaonin lang nila yung sprayer, tapos yung King Humus Plus kutsara,
kung may tubig doon, doon na po nila i-timpla yon. So, oh. Magaan trabaho, Sir Ben, kaysa magpasan ka ng sakusakong abono. Magbabayad ka pa ng labor mo. Okay, let us go to the cost of the abono. Yes, sir. Yeah. So, yung abono, kung magbawas ka ng 50%, pero bumili ka ng King Humus, may savings ka ba? Halos meron pa rin, Sir Ben. Sa mga starter, nag-start pa lang po, halos meron pa rin. Ang bawi talaga natin, sir, yung yield. Doon natin yung makikita. Doon na sa harvest, ano? Sa harvest po talaga, okay. Yun. Kaya po, complete guide kami para makita natin yung pagtaas ng harvest nila, sir. So, yun po. So, kung magagamit po is 6, parang nagko-cost lang yun, sir, ng 3,600 pesos whole cropping po. Mm-hmm. 3,600 pesos whole cropping, napakagaan po nun. Plus yung 50% nilang ginagamit. Ang good news po, unti-unti nating natatransform yung lupa nila. Unti-unti nare-rebuild yung lupa nila. Kaya gusto kong madinig eh. yung wag muna nating tignan yung immediate yield. Yes po. Ano? Pero meron ka eh. Meron ka ng immediate increase in your yield. Opo, sir. So, hindi ka malulugi even in the beginning. Sa umpisa pa lamang mo, hindi ka malulugi. Opo. 98% po ng clients ko online, sir, Ben, kasi ginagawa ko po to online internationally din po. Wala pong hindi umangkres ang yield nila. So, walang hindi nag-increase, yes, ang kanilang po. Yield. Talaga nag-increase. Pero ang pinaka-importante po sa lahat ay yung magiging status ng lupa. Ng lupa, na, Sir Ben. Yan. Yan po ikwento kasi ang goal. Oh. Kasi ang goal talaga natin, sir, is totally mawala yung synthetic fertilizer. Pero dahil sanay po yung lupa ng Pilipinas, dahil lahat naman, wala lang po yata hindi na gumagamit ng abono, ng synthetic. Sinanay tayo eh. So, yun po. Marami po tayong mga alternative na tinuturo para mas mapabilis. Kasi hindi rin po kakayanin yun ng basta lang bigla-biglaan, sure, Ben. So, may tama naman po tayong procedure. Sinusunod po natin yung mga advice din ng mga eksperto kung paano ito gagawin. So, unti-unti tatanggalin hanggang so hindi na tayo gumagamit ng mga abono. Oh, magbabalikan na lang natin yung mga 1930s, 1940, or 50. Wala pong gumagamit ng kahit anong abono dito. Alam ba yung lolo ko ng araw? Aba eh, magsasakaw yun eh. Opo. Pero balbon at paa. O, di ba? Marat, magbubog ko yung paa niya eh. No, di ba? Pero nung yung tatay ko, nang nasanay na po sa abono, nawala na wala, yung wala. Walang buhok sa hanggang sa amin nasali ng ganun. Sa ano po eh, mapapansin niyo yung mga kuko ng farmer na sisira po yung sherbet sa naging acidic. Alam niyo mga kaibigan, makikita po niyo sa mga, sa katawan ninyo mismo, opo, opo. Ang efekto ng synthetic fertilizer. Sa ngipin na lang muna. Ngipin. O. Makikita po. Bakit ho yung ating ipin, eh, humina. Di ba? Humina ang kapit. Sapagkat, fertilizer, ay, chemical na ho, yung kinakain nun natin. Opo, sir. O, isipin mo nga naman, pinagalo-halo mo na yung abon ng chemical. Yung pesticide pa, insecticide. Alam niyo yung mga kaibigan, yung mga yun, pamatay po sa insekto. Opo. Okay, pamatay sa insekto. Eh bakit? Yung tao ba hindi insekto? Right. Walang kaibahan, Sir Ben. So, yan. Balikan po yung paano sila makaka-discount. So, yun. Doon po sa mga nagnanais na mas bumaba pa, kaya pa rin po natin, Sir Ben, pababae ng 50% pa rin ang pwedeng ibaba ng gastos nila. Mula doon sa SRP kasi po, mayroong program ang Rising New Era na pwede po sila bumili ng mga packages program namin na pag binili po nila ang bawat package na may laman po ng 12 pakete or good for 2 hectare whole cropping, pag binili nila, Sir Ben, next order nila, 295 na lang po per pakete. Kaya ulitin natin yan. Nako, napakagandang balita ito mga kaibigan. Ito na ko yung sinasabi namin sa inyo. Kung kayo po ay member na, yes, o kaya nauna mo kayo, user ano, yes, o dealer. O, automatic ho, pagka naka, magkano? 6,180 po yun.
automatico yun, magiging member na at Opo, dealer, exclusive dealer na ako kayo dyan sa yes, lugar. authorized dealer po sila ng ating Rice Inyo Erythro National. Yun. Ang nakakatuwa dun, Sherben, dahil pababa ng pababa yung cost nila sa pagsasaka nila. At habang naghihintay sila, Sherben, ng kanilang ani, pwede na rin sila kumita doon. Correct. Kasi allowed na po sila mag-distribute or magbenta ng produkto. Siyempre yung magsasaka nangangarap din yun na gumanda rin yung kanyang ani, yung mga kapitbahay. Kunwari yung isang nag-iisip makabili naman ng sasakyan. Yes, sir. Kotse, kahit na papaano naman. Yung bang latest model naman, okay. 1998. Actually, sir, tuwang-tuwa po ako dun sa South Cotabato. Na-meet ko dun sa server isang mga 65 years old na magsasaka na po. Pangatlong gamit niya ng produkto namin. Sir, sabi niya sa akin, agriculturist ako, Susan. So, hindi kita pupuntahan dito nung nabalita niya kasi darating po ako. Pumunta talaga siya, sir, sa hotel kung saan kami nagtulog. Sabi niya, hindi kita pupuntahan dito kung hindi ako nagandang sa produkto dahil ang dami ko ng sinubukang products. So sabi niya, alam ba yung last harvest ko, yung kinita ko, pinamasahe ko punta Amerika. Oh! Nakarating sa Amerika. Because of the King Humus Plus. Malawak po yung palayan niya. Pero first time niya kasi po mag-harvest na during El Nino, na kumita siya ng El Nino half. Time? Yes po. Last year, last cropping. Tapos na kaano? Eh, samantala, nag-aaway na po yung mga farmers sa South Cotabato. Yes po, dahil sa gutom. Dahil sa El Nino. Yes po. Oh. Parang na, ako, Sherben, siyempre, naramdaman ko yung tuwa at yung first time ko pong ma-meet up sila, siguro mga 20 plus sila na user namin na nasa dalawang taon na nilang ginagamit ito. For the first time ko po silang nakita at naramdaman yung super, saya. Saya, Sherben. Super saya. Yung i-welcome ka nila na parang hindi ko alam kung anong tingin nila sa akin. Yung may mga dalang pagkain, yung mga ganun. Sarap na grabe po. Sa susunod naman, isama mo magbenta. So yun, isa sa ano natin. So ang kagandahan, Sherben, pwede silang magbenta sa mga kapitbahay nila na hindi pa naniniwala or gusto pa lang mag-try. Kasi bawat pakete po, kikita sila 305. So imagine mo, Sherben, maghapon mo kabenta lang sila apat. Alright, ulitin natin yan, diba, Susan. Yung pagkaunang bumili ko kayo ng King Humus Plus, isang pakete. Opo. Ano, 600 po yan, sir. Standard price po yan, sir, Ben, nationwide. Oh, standard price yan, hindi na po pwede bababa, hindi na po pwede tumaas, yes, hindi po pwede, hindi nyo po pwede baguhin yan. Opo, ano, opo. Basta 600. Ngayon, pagkasusunod po kayong, sa susunod po ninyong pagbili, kung package 600, food. Kung package, ano? Opo. Okay. Kung package na, paano ang presyo na? Yan. Isang ano yan, sir, parang volume order po yan. Para maging ano po sila, para sila ay maka-discount sa sunod po nilang pagbili. So, ano po yun? 6,180, 12 pakete servant. Isahang bili po. One-time payment lang din po yun. Pag yun po binili nila, automatic registered sila user or dealer. Mm-hmm. Yun po yung ano nila. Pagkano? 6,180. Ay, 980. Yes po. 12 pakete yun, sir. So kung binibili 12 pakete times 600 is 72. So, sir, may discount may discount ka sila doon. Automatic. 6,900. 80. 80. So, 7,200 po yung halaga ng produkto na makukuha. May 300 kasi din. So, doon pa lang po, sir, talagang pinaramdam na ng company na pwede po talaga sila maka-discount. After that, after sa that, susunod na yes. Pagbili. Ayan. So, ang good news nun, sir, Ben, dahil nationwide naman po, may mga outlet tayo. Doon po sa mga, ano, kahit saan sila bumili, standard price nila yung 295 after nila ma-avail yung packages namin. At good news po dito, 1,000 po ang user namin, 1,000 ang dealer namin sa iba't ibang probinsya. Like sa Cotabato, ang pinaka-problem po namin doon, malayo yung head office. Process pa po natin, 1 to 2 days bago nila matanggap yung delivery ng product namin. O lalo na ngayon, nagbabagyo na ho. Yes po. O mahirap minsan ang biyahe. Po, minsan naliligaw pa yung Ilbise deliveries namin kasi pinipick up lang po yun sa amin. So, minsan isang linggo,
marami pong mga pwedeng ano. So, inopen po ng Rising Yara International na pwede sila magtayo ng mga outlet nito. So, hindi nyo po mabibili sa mga agri-supply or agri-bit. Maliban na lang kung ang mga agri-supply na yun is outlet po namin. Okay. Exclusive. Exclusive. Ano? Yes po. Kasi meron po tayong mga outlet, meron po tayong substockers na pwede sila mag-distribute sa lahat ng user or dealer namin. Mm-hmm. Na hindi na pupunta sa head office o hindi na magbabayad sa head office, kundi doon na lang sa mga outlet. Mm-hmm. Meron din po tayong mga mobile stockers na kahit saan pwede nilang gawin ito. Mas maramihan kailangan nila. At syempre may exclusivity po kami, kagaya niya, gusto nila exclusive. Like example, may gusto mag-exclusive ng Zambales. Mm. Kausap ko lang last time po. Pag in-exclusive po nila yung isang city dyan is lahat po ng stockist or outlet namin doon din nabibili at mga user at dealer namin. Basta Zambales. Yes po. So isa lang ang kausap ng company. Ang kausap ng company yung exclusive distributor. How much would that cost? That cost, sir, medyo malaki na po yan. Mga nasa 1 million na po yan. Itawag, tumawag na lang po kayo dito. Ano? Opo. Itawag so, na lamang po ninyo. So, open na rin po kami sa mga regional exclusivity and provincial exclusivity. So yan pong mga franchise or mga ano namin na yan, sir, is ang mga kausap natin dyan, yun lang po mga nag-exclusive. So lahat po ng mga dealer under, ito turn over po natin yan sa kanila. Alright, so ito po mga kaibigan, pwede nyo tawagan si Susan pagka gusto nyo malaman talaga yung yes, details. Po. Yung no? Business side po nito at details ng produkto. Details ng produkto at saka yung business plan. Okay. Ano? Business plan po para dyan. So, itong telepono po ni Susan. Tawagan po nila ako, sir, sa dalawang number. 0999-357-7706. Yan po yung smart ko. At yung globe ko, 0927-424-6540. Yeah. Ayan. Pagka tinawagan niya si Susan, sabihin niya na dinig po niyo sa radyo ng bayan. Yes po. So, maganda po kung i-identify nila kasi napakarami na po kasing kumukuha ng numbers po at pwede tapos po nila ako. Siguro may naliligaw sa iyo, no? Follow po nila ako sa Facebook account or i-search nila ako, Susan Vergara. Makikita po nila daily yung mga activities and yung mga updates ko. Ang katunayan, Sherwin, from some, ano yun, Cotabato, General Santos, dumiretso po ako Nueva Ecija. So, medyo malayo pala yun. Malayo-layo yun na. Oh. Opo. So, parang isang gabi lang, ano, pahinga, diretso na naman po ako sa field. Kasi meron po ako mga personal na ina-assess na mga rice field dyan. Mm. Particular sa natibidad po, nasa 8 hectare ang ina-assess po na per hectare ang ginagamit po nila is 12 kaban na synthetic fertilizer. Hindi pa kasama po dyan yung herbicide and pesticide nila. Grabe. Jesus Christ. Parang naano ako dun, Sherwin. Nakakalulang gastos nila. 100 plus po ang gastos nila every cropping. Uh-huh. Sabi ko, pag ako ang pinahandle nyo nito, mas bababa kayo ng 50%. At gaganda po ang lupa. Google, at saka yung lupa. Yung lupa, saka yung harvest. Actually, kahit po sa Tarlac, Sherwin, may ina-assess po ako dyan. Nasa 12 hectare yung isa at yung isa kasi seaman yon. So talagang yung cost nila, sir, hindi bero-bero. Parang ako mismo nagtataka kasi may farm din po kami sa Bicol, sir. Mm-hmm. Hindi pa po lumagpas 20,000 ang gastos namin. Oh? So ito grabe ang taas na ang gastos nyo. So yun po. Personally po sa malalapit, personally talaga bumibisita kami, sir Ben. Hindi lang po ako basta nagkakandak ng mga seminars kasi ang gusto ko po talaga is may ma-frog na mga ano sa mga farmer. Mm-hmm. Hindi po ako nagpapaseminar lalo kung wala pang nagtatry ng produkto kasi dapat po sila mismo makita nila yung result dahil result talaga po yung magsasalita para sa kanila. Oo nga. So sa mga farmer, huwag po kayo mag-alala kasi may opisina po tayo. So every Saturday po, on every Wednesday, meron po kami, Sir Ben, seminar deeper product knowledge about King Humus Plus and yung King Humibet namin na pang livestock naman. Every Wednesday po yan, Sir Ben. Dito sa ano? Sa head office po namin. Okay. And then every Saturday po, meron po kami general lahat ng products na ito at saka yung business plan namin. Mm-hmm. So ina-assess po namin personal hands-on at lahat-lahat yan, Sir Ben, naiano natin. We have monitoring po. Mm-hmm. Actually, lalo na po ngayon, may monitoring system talaga po ako sa lahat ng user namin na malalapit dito. At kahit yung malalayo, karamihan dyan, Sir Ben, hindi ko pa na-meet personal.
So, pero tumatawag na sila at gumagamit yes, na. Gumagamit sila at mga outlet po, nasa 80 na po yung outlet natin na karamihan dyan, sir, hindi ko pa na-meet personally. Really talaga. So, naman, ganun po ka-amazing yung ating produkto, sir. So, yun, mga kaibigan, ano po, if you want to be a part of this, ano, undertaking, huwag po kayong magkatubili na tumawag. Yes ano po, lalo na kung mag-attend po kayo ng mga seminar na nila dito sa main office, libre po yun.